Hi guys! Welcome sa enginerdmath channel. Sa video na to ay re-review natin ang isang application for circuit simulation which is called EveryCircuit. So kung gusto niyo itong malaman, just keep on watching. Okay, so ngayon, i-review nga natin itong isang app for simulation of circuits which is called EveryCircuit. So, as a mobile app, pwede nating ma-download itong EveryCircuit both sa Apple Store tsaka sa Google Play Store, kaso hindi siya free. Kailangan nating magbayad ng one-time payment na I think around 700 to 800 pesos. So, pwede natin siyang ma-download sa cellphone tsaka sa tablets or iPods, even sa PC, pwede tayo mag-simulate ng EveryCircuit sa PC kung connected kayo sa internet. So ngayon, isa-isay natin kung ano-ano ba yung mga features na included dito sa EveryCircuit. So makita nyo dito, meron tayong examples, workspace, community, bookmarks, saka trash. So dito sa examples, merong mga pre-installed circuits, yung EveryCircuit, from basic to advanced, let's say, itong current, voltage and ground, resistance, oscillators, diodes, LED circuits, op-amps, logic gates, transistor, and so on. So, bawat pre-installed circuit na ito ay meron ding theory behind the operation na pwede nyong basahin para mas maintindihan nyo yung paggana noong circuit. Okay? Tapos, next meron tayong workspace. So, dito sa workspace, dito tayo gagawa ng sarili nating circuit. So, dito tayo mag-experiment kapag gusto nating mag-simulate. Okay? Mamaya, dadaanan natin ito. Next, dito naman sa community ay makikita natin yung iba't ibang circuits na sinave publicly ng iba pang users nitong EveryCircuit app. So, pwede nyong i-browse lahat ng saved circuits dito sa community or pwede nyong i-search yung specific circuit na gusto nyong makita. For example, check ko kung merong available na back converter circuit. Okay. Okay, so lalabas ngayon yung lahat ng back converter circuits na gawa ng other EveryCircuit users. So for example, itong gawa nito, Prac K9. Pag inopen ko, ayan, lalabas ngayon yung ginawa niya, which is running. Okay, so once na nag-download kayo ng EveryCircuit, kailangan nyong gumawa ng account nyo kung saan dito kayo magla-login para ma-access nyo yung features nitong EveryCircuit app. So for example, yung pangalan ko is Jason2552. Okay, so pwede rin kayong mag-save ng sarili nyong gawa publicly. Okay, so masasama siya dito sa community. So pwede kasing i-private nyo lang yung pagsisave ng mga circuit na kinoconstruct o sinasimulate nyo dito sa EveryCircuit. Okay? Next, meron tayong bookmarks. So, wala pa akong binubookmark. So, pwede nyo kasing i-bookmark yung mga circuit na sinerge nyo sa community. So, sige, try natin. So, let's say, i-bookmark ko itong back converter. Press nyo lang itong bookmark dito sa upper right. Ma-add na siya sa bookmark nyo. So, pag chinek nyo yung bookmarks, meron na kayong isa. Okay? Next, meron din tayong trash. So, dito sa trash, Dito lang malalagay yung mga circuit na sinave nyo tapos dinelete nyo. So, meron akong dinelete na circuit which is this one. Okay, so tinrush ko siya kaya nandito na siya sa parang folder of deleted circuits. Okay, so punta na ngayon tayo sa workspace at try nating mag-construct at simulate ng circuits. So, punta kayo sa upper right, click nyo tong plus symbol. And then lalabas na kayo sa space for simulation. So sa taas, makikita nyo yung iba't ibang components na pwede nating pagpilian. So from voltage and current sources, from passive components like resistors, capacitors, inductors, meron ding voltmeter, ammeter, ohmmeter, dependent current and voltage sources, tapos switches, LEDs, transistors, meron ding logic gates, flip-flops, saka ICs. So, try natin mag-construct ng simple circuit lang. So, mapapansin nyo dito, meron na agad tayong ground.
So, try natin mag-construct ng simple circuit to demonstrate it, say, Ohm's law. So, kailangan natin ng voltage source. So, click or select nyo lang dito sa taas yung specific component na kailangan nyo. So, let's say itong voltage source and then itong resistor. Okay? So, para makonect sila, let's say itong positive nung voltage source natin dito sa paa ng resistor sa taas, click nyo itong positive ng voltage source and then click nyo itong paa ng resistor sa taas. Magkoconnect na sila. And then ito rin, yung paa ng resistor sa baba, connect natin sa negative ng voltage source. And then itong ground. Okay, so pwede nyo na ngayong i-run. So ito yung pipiliin nyo, yung sa baba. So click nyo lang itong nasa baba, yung parang triangle na merong T, magra-run na siya. So ayan, nagra-run na siya. So isa sa magandang feature nitong EveryCircuit is makikita nyo yung animation nung current dito sa circuit natin. So, conventional current flow from positive to negative. Tapos, makikita nyo rin yung voltage at current doon sa bawat part ng circuit. So, let's say dito sa node na to, meron kang 1 volt. Tapos, yung current na dumadaloy dito sa circuit dahil series lang naman, constant na 1 milliamp. So, ngayon, try natin i-demonstrate yung Ohm's law. So, pwede nating palitan yung value nitong resistor or voltage source habang nagra-run. So, interactive kasi itong EveryCircuit. So, select natin itong resistor. Then, piliin nyo itong pinakaunang symbol para sa setting niya. Tapos, pwede nyo baguhin yung value nitong resistor by rotating this triangle. So, pag clockwise, tataas siya. Okay, so let's say gawin natin 5 kilo ohm. Okay, so bumaba kasi nga tumaas yung resistance. Naging 200 microamp yung current dito sa circuit. Okay, pag binabaan naman natin, let's say, di ba 1 kilo ohm kanina, gawin lang natin 500 ohm. So tataas yung current, naging 2 milliamp. Okay, so therefore, na-demonstrate natin yung Ohm's law. Next, kapag yung voltage naman yung binago natin, piliin nyo lang din itong unang symbol para sa settings niya. So, pwede nating taasan, rotate natin clockwise. Let's say, gawin natin 5 volts. Okay, so tataas din yung current, naging 10 milliamp. Pag binabaan naman natin, from 1 volt, gawin nating 500 millivolt. Okay, bumaba rin yung current, naging 1 milliamp. Okay? Tapos, dito pala sa voltage source, meron kang iba't ibang pagpipilian. So, ngayon, nasa straight line siya kasi DC. Pwede ring sinusoidal, tsaka square wave. Okay? Tapos, pwede nyo rin check yung waveform. So, balik natin sa DC. So, click nyo yung specific node na gusto nyong ma-check. So, let's say itong node na to. Tapos, piliin nyo itong mata. Click nyo, lalabas yung waveform niya dito. So, 1 volt DC. So, nandito siya sa 1 volt kasi 1 volt DC yung kanyang value. Straight line kasi nga DC. Tapos, pwede rin yung current, let's say dito sa resistor, click nyo lang yung mismong component and then pindutin nyo itong mata, lalabas naman yung current dun sa resistor, which is 2 amp. DC rin kasi DC lang naman din yung voltage source natin. Okay? So, para ma-deselect itong mga waveform, click nyo lang din uli itong, let's say, itong node na to, yung violet. Pindutin nyo lang itong mata na may X, mawawala na siya. Same as ito sa resistor, click nyo lang din, pindutin nyo itong matang may X, mawawala na siya. Okay? So, stop muna natin. Click natin ito. So, balik natin dun sa mga components. Try natin mag-insert this time ng capacitor. So, piliin natin yung capacitor. Okay? So, i-series natin dito sa resistor. So, kapag i-delete natin yung wire or yung connection, click nyo lang, let's say ito, pindutin nyo itong gunting sa baba. Okay? Tapos, i-insert natin itong capacitor dito sa resistor. And then, i-connect natin itong isang paa ng capacitor sa negative ng voltage source. Then, itong ground, reconnect. So, try natin i-run. So ngayon,
check natin yung waveform dito sa node na to. Tapos itong waveform dito sa node na to. Okay, so DC na 1 volt pa rin kasi nagra-run na for a long period of time yung circuit. Itong capacitor natin is open na. Okay? Itong capacitor natin is open na, so kaya zero current na yung dumadaloy dito sa circuit. Now, pwede nating baguhin itong voltage source. Kanina pinakita ko sa inyo, pwede siyang gawing square wave, right? So try natin. Click natin itong tool. Tapos piliin natin itong square wave. Okay, so ngayon, mapapansin nyo, nag-charge at discharge na yung capacitor. So kapag naka-on yung square wave natin, nag-charge siya. Kapag naka-off, nag-discharge. Okay? So pwede nating baguhin din yung setting nitong square wave. Pindutin nyo itong nasa bottom left. Makapansin nyo, meron siyang iba't ibang setting. Yung period, pwede nating baguhin dito. Let's say, pwede natin gawing 10 millisecond. Okay, so mas mahaba yung time mag-charge nung capacitor. Tapos pwede nyo rin baguhin yung rise at fall time nitong square wave. So gawin lang nating 0 para walang delay. Okay. Tapos pwede nyo rin uling paglaruan itong period. So this time, pababain naman natin. Gawin nating 500 microsecond. Okay? So mas mabilis mag-charge at discharge yung capacitor. Sige, pababain pa natin. microsecond. Okay, so wala nang enough time para mag-charge at discharge yung capacitor sa sobrang bilis ng pulse. Okay? Okay, so stop na natin. Ngayon, try tayo ng another circuit. So, delete muna natin tong lahat ng to. Try nating mag-construct ng transistor circuit. Simple transistor circuit. So, gamit tayo ng BJT. NPN. Connect ko sa ground yung emitter. Tapos, gamit tayo ng LED. Connect ko sa collector. Tapos, gamit tayo ng resistor. Current limiting resistor. Tapos, yung voltage source. Connect din natin dito sa ground, yung negative. Tapos, gamit tayo ng switch. Papunta dito sa base ng transistor. And then, yung isang paan ng switch dito sa positive ng 1 volt. So, baguhin natin itong 1 volt. Gawin nating 5 volt. Tapos, connect natin itong paan ng resistor dito sa positive ng 5 volt. Okay, so try natin i-run. So, mapapansin nyo, zero current tayo dito sa loop nito kung saan naroon yung LED kasi walang current na nanggagaling dito sa base ng ating BJT. So, kailangan muna nating ma-forward bias itong base to emitter nitong BJT. So, magsusupply tayo ng voltage source. So, kaya, kailangan nating i-close itong switch. Okay? So, ngayon, may current na dumadaloy dito sa ating input loop. Kaso, hindi pa rin nailaw itong LED. Bakit? Kasi, mukhang mataas ata itong resistance natin. So, try nating baguhin yung value ng resistor. Pababain natin. Let's say 100 ohm. Then, run natin. Ayun, so nailaw na siya. Try pa nating pababain. 50 ohm. Okay, so nailaw na siya.
tumaas na yung current na nagfa-flow sa kanya, which is naging 18.6 milliamp. So kapag inopen uli natin itong switch, mamamatay na yung LED natin kasi wala na uling dadaloy na current dito sa collector. Okay? So dapat din itong resistor, so pag kinlose ko ulit itong switch, so iilaw na yung LED, dapat din wag nating i-exceed yung current na dadaloy dito sa LED. So kapag binabaan naman natin masyado itong resistor, may tendency na masira na yung LED. So pumutok na siya. Okay? So dapat tama lang. So 50 ohms will do. Okay? So pwede nyong i-save itong ginawa nyong circuit. So piliin nyo lang itong gitnang symbol. Okay? So lagyan nyo ng title, let's say BJT circuit. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede nyong i-public or private yung circuit na ginawa nyo. So kapag pin-private nyo, ibig sabihin hindi siya mapopost doon sa community. Pero kapag pin-public nyo tapos sinave nyo, mapopost siya doon sa community. So pwede na rin siyang makita ng ibang EveryCircuit users. Okay, so this time private lang natin. Tapos save. Nandun na siya doon sa inyong workspace. Okay? So ngayon try natin i-run yung mga example dito sa EveryCircuit. So let's say try natin itong oscillator. So kapag itong switch nilipat ko dito sa inductor, makikita nyo, magkakaroon na ng oscillation. Magpaproduce siya ng sinusoidal waveform. Okay? Sabi sabihin, nagta-transfer lang yung energy na na-charge yung capacitor doon sa inductor. And then, malilipat ulit sa capacitor yung energy dito sa inductor. So, paulit-ulit lang sila. Kasi wala tayong component na resistive component kung saan madidissipate yung energy. Okay? Next, try naman natin itong interactive truth table. So, dito pwede nyong ma-simulate yung iba't ibang logic gates. So, let's say itong unang AND gate, yung may AND symbol. So, ang output niya is 0 kasi yung connection niya, yung itong green tsaka itong purple, ay parehong naka 0 volt. So, kapag nilipat ko sa parehong 1 volt, itong green tsaka purple line, mag-go-1 na itong pangalawang AND gate. Okay? Pag nilipat ko naman sa 0 uli yung isang input ng AND gate, let's say itong purple, mag-off uli siya. Okay? So, diba yun naman yung truth table ng AND gate. So, dapat lahat 1 yung kanyang inputs para mag-on siya. Ito kasing pangalawang logic gate is NAND gate. So, kabaliktaran ng AND gate. So, kung 1-1, off dapat itong output niya. So, kaya patay yung ilaw nitong NAND gate. Pero kung may at least 1 na off, mag-on siya. Opposing doon sa truth table ng AND gate. Okay? So, marami pa ditong mga example. Pwede nyo i-check isa-isa. Then, basahin nyo yung mga theory behind para mas maitindahan nyo yung operation ng circuits. Okay, so masasabi ko, all in all, magandang magkaroon itong EveryCircuit app. Lalo, handy siya. So, kahit nasaan kayo, pwede nyo yung i-simulate yung circuit na naisip nyo kasi nga, pwede nyo siyang i-download sa cellphone nyo. Then every time na gusto nyo mag-simulate, okay, magagawa nyo yun sa cellphone nyo lang. Tsaka, maganda sa kanya is interactive siya. Pwede nyo baguhin yung value ng components.
Then at the same time, magbabago rin yung response ng voltage at current dun sa circuit. Tsaka meron din siyang waveforms kung saan pwede nyong makita yung voltage at current response ng circuit. I think enough din yung mga possible components na pwede nyong pagpilian kapag kailangan nyong mag-simulate ng circuits. And then meron nga rin siyang community na pwede kayong mag-search ng iba't ibang circuits na gawa ng other EveryCircuit users na helpful para magkaroon kayo ng other ideas from other users nitong EveryCircuit, lalo kung knowledgeable sila sa iba't ibang electrical or electronic circuits. So makukuha nyo yung ideas nila. Okay? So I highly recommend this app kung talaga mahilig kayo or curious kayo sa operations ng different circuits. Okay? Okay, so I think that's it for this video. So sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panunood.